Mahigit kalahating taon nating hinaharap ang COVID-19 sa buong bansa. Dito sa probinsya ng Aklan, ang bawat bayan ay patuloy na lumalaban sa mga problemang hatid nito. Isa na rito ang bayan ng Madalag. Kumusta kaya ang aksyon ng lokal na pamahalaan sa pagharap sa krisis na ito? Ang bayan ng Madalag ay isa sa mga dinadayo ng mga turista dahil sa kagandahan ng ilang lugar na makikita dito, kagaya ng white rocks sa Liktinon at mga falls. Sikat rin sila sa kanilang tinoom ni Aywag Festival tuwing Hulyo, na dito nila ipinapakita ang mga kagawian ng mga ninuno ng mga Madalagnon. Makukulay at masasayang selebrasyon, ngunit ngayong taon ay pansamantala muna na sinuspende dahil sa paglaganap ng COVID-19 sa bansa at para na rin maiwasan ang pagkalat nito. Sa kabila ng pagsubok na naranasan ng bawat bayan sa Aklan dahil sa pandemya, ang bayan ng Madalag ay nanatiling COVID-free simula noong Marso, kung saan nagsimulang umusbong ang sakit na ito. Ang local government ng Madalag ay patuloy ang kanilang pagsiservisyo sa bayan at pagbibigay kaalaman ukol sa COVID-19. Ayon kay Honorable Alfonso A. Gubatina, Municipal Mayor ng Madalag, ang bayang ito ay kabilang sa mga walang kaso ng COVID-19 sa Aklan. Sa akong assessment, no, paghalin nga naging ECQ kita, ay gapasalamat mata kita sa makaroon nga Rumadalag is one of the towns nga iya sa Aklan nga wa pagita kita ido yun nga positive, no. We're hoping magpadayon ron nga ron nga hindi pagit kita sudlan ay gina-encourage naton dato mga kasimanwa nga maging vigilant gid sa dayang ara nga nagaagi katon nga pandemya nga COVID-19. Simula nang pumasok sa Aklan ang pandemya, ang LGU Madalag ay naglatag ng mga programa na makakatulong sa mga residente, kagaya ng pang-agrikultura kung saan na mahagi sila ng mga seedlings sa bawat barangay, at umabot na rin sa ika-apat na pamamahagi ng mga ayuda. Namahagi rin sila ng assistance sa mga habal-habal drivers, barbero at sa mga magsasaka. Abo-abo man ato niya programa, papaghalin sa agrikultura, no? Na bagor, pinaka first wave natin naging ginobra ay doon nga nagpanupod kita ita seedlings para may ipananom nga gira ato niya mga kasimanwang mga inapon niya agwag. Agtapos karon ay may aton man nga doon nga baligyaan sa plaza para at least ay hindi on magpanaw ra aton niya mga kasimanwa kung sinsin pa maadto. Nagpanupod man kita itong mga seedlings sa kada barangay at sa mga DepEd family naton para at isa'y may magamit man sanda para di karoyon. At sa aton nga agricultural man gapon, ay nag-continue man kita ka aton nga price monitoring at para masigurado naton ro aton nga mga presyo ay inline gid sa aton nga programa. Nagtao man kita at assistance sa aton nga mga habal-habal driver, aton niya mga manug-uton it buhok, doon mga nakabuo baga it mayor's permit ka aton, hangitaw ay manan sa assistance, aga pati man do aton niya mga mangungumaron, ginibuligan man aton para makabuo sanda it not RSBSA nga programa. Nagpanupod man kita at food packs man gihapon, nga halin sa MSWD, aga may mga sleeping kit para sa aton niya mga LSI, aga may doon nga hygiene kit para sa aton nga mga ROF. So in fact nakaapat kita nga doyon nga wave iya sa Banwang Madalag. Ang LGU Madalag ay nagpasa ng mga ordinansa na makakatulong sa pagtugon sa mga problemang hatid ng COVID-19. Kagaya ng pagkakaroon ng special account in the General Fund for the Bayanihan Grant at marami pa. Nagpasa rin ng mga resolusyon ang kanilang bayan na naaayon sa COVID-19 health protocols. Sa pang-umpisa ita COVID-19 ay hasta makaroon o ay pro LGU Madalag nagkapasa kami ita tatlong appropriation ordinance, no? Aga siya mga ka resolution pro mga resolution man nga ay related man sa daya nga COVID-19, no? Mga resolusyon na rin, mga ginag-realign kami in mga pundo, no, para ibutang sa kwano sa atong nara ka problema nga ginatubang makaroon, no. Para mapanatiling ligtas ang Madalag ay nariyan ang mga kapulisan upang tumulong sa pagpapatupad ng mga batas sa kanilang bayan. Kung assessment lang po ang pag-uusapan,
ay ganoon pa rin po, very peaceful at saka participative naman yung mga tao pagdating sa rules and guidelines na pinapatupad sa probinsya ng Aklan at ganoon din po dito sa bayan ng Madalag. Ayon kay Police Lieutenant Johnson R. Galendez, OIC ng Madalag PNP, ay patuloy silang nagpapaalala sa mga Madalag noon na sundin ang mga patakaran. May iilan ding nahuli sa paglabag sa mga ipinapatupad nito. So, ang ginagawa namin dito ay patuloy kami na umiikot sa bayan ng Madalag para magpaalala na lagi nilang sundin yung mga health protocol na pinatutupad ng bayan ng Madalag. Nagsasagawa rin sila ng rekorida sa mga kabaranggayan upang ipaalam ang mga health protocols at mga bagong alintuntunin na dapat sundin. Umiikot po kami sa poblasyon, sa mga palapit barangay para ipaalala yung mga health protocols, yung mga bagong guidelines at yung ganoon din po sa ngayon po ang buong kapulisan nationwide ay merong crime prevention week. So nagsasagawa kami ng masusing mga advisory, info drive sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga flyers or informative materials para meron silang kahit papaano, meron silang panghahawakan at mababasa sa pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan. Sabi po ang Madalag Municipal Police Station ay walang tigil na nagpapaalala po sa inyo na huwag na huwag po natin nakalimutan ang pagsusuot ng ating face mask. Ganon din po, kung meron tayo mga face shield, kinakailangan natin ito, lalong-lalo na kung tayo po ay nakasakay sa mga pampublikong sasakyan at sa mga manataong lugar, ito po ay ating gagamitin. Sa ngayong patuloy na dumadami ang nagpositibo ng COVID-19 sa probinsya, ang Municipal Rural Health Unit ay naging maayos at epektibo ang isinigawang hakbang para sa pagtugon sa COVID-19. Sa akin nga pag-analyze or pag-assess, ang COVID-19 na mga response is Madalag ay naging effective. As in, for so far, why kami it cases? Thanks God, why kami cases for positive or confirmed case na COVID. Haling ita pag-start until now. I think we have a very good way of response to the pandemic. So far, so good. Sa patuloy na pag-uwi ng mga LSIs at ROF, ang RHO Madalag ay naghanda ng Ligtas COVID Center upang dito i-accommodate. Handa rin ang mga kabaranggayan na tumanggap sa mga OOA dahil naging maayos naman at organisado ang pamamalakad nito. So even before git pag-umpisa namon, biskan wa pa kami ka-establish ang amon nga LCC, we have actually prepared the barangays, the community, agud to magiging aware sanda kung ano ang amon nga system or policies. And so right now, ang amon mga LSI, dito sila sa Discover Boracay Hotel in Calibo. And right now, we have a total of 3 na lang nga nabilin dito nga naka-house makaroon. So, we have a good way of dealing with our LSIs. Kay amon git namin ko hay ang mga, like for example, ang amon nga pag-umpisa, ma-monitor namon sanda because we have empowered our BHRDs. We have actually organized and established git ang system para mga BHRDs namon hay mayara kita it role para nga ma-monitor sanda. Mahigpit din nila na ipinapatupad ang strict home quarantine sa mga pumupunta at umuuwi mula sa ibang lalawigan sa Western Visayas. Mas minabuti rin nilang i-quarantine ang mga uuwing mga Madalag noon na galing Boracay kahit walang kaso ng COVID-19. Ayon kay Dr. Rica Monte, mas mabuting gawin ito dahil labas-pasok ang mga tao sa isla. May ara kami nga na home quarantine. Bali, kami balaan, kami ang among the 3 municipalities, we have a much stricter way of ano bala sa mga atong nga mga nagakaladto sa ibang lugar like biskan sa Western Visayas. May ginubra kami nga ordinance and gusto namon hay gina-consider namon sila nga internal PUM. So even before nga nagdamo ang cases sa Iloilo or sa Rojas, biskan ganin nagalin lang sila sa Boracay kag magbalik din sila sa Madalag.
gina-quarantine mo sila. So, we call them internal POM. At saka, may gina-profile din sila. Tapos, may monitoring din. And then, they are given the certificate after kung nakakomplete na sila. But for our safety, because we cannot afford to have a positive case here, so, sa istorya lang man, gina-encourage gina mo na kung pwede mag-quarantine. Dahil sa pag-uwi ng mga madalag doon mula sa ibang lugar, ang LGU Madalag ay magpapatayo ng facility quarantine sa Barangay Balaktasan. May aton man na ginobra na anay ko'y ka-building anad Department of Agriculture doon. Ginhingyo naton kay Regional Director Remilyn Recoter na pwede naton anay nga gamiton nga maging ang ligtas COVID center naton ita Municipality of Madalag inaron nakabutang sa Barangay Balaktasan. Nagpaabot rin ang mensahe ang alkalde para sa mga uuwi sa kanilang lugar. Pra ato nung na-encourage yan sa ato mga nag-uuli, gabigit sa mga ROF at sa mga LSIs. Bago ka mo mag-process kanyang papilis, bago ka mo mag-do yun nga magbuo kanyang ticket, ay dapat ay do yun nga mag-coordinate anay ka mo sa ato nga LSI desk. Una ron sa ato nga Facebook ro numero nga para at least baga hindi kita maagang-agangan nga kinahanglan nga bago ko ka magbuo i-ticket ay dapat ay kumpleto ni imong papeles, may imong acceptance certificate, agod tayo yun diretso imong pag-uli una sa aton nga COVID center nga para sa imong 14 day strict quarantine. Ayon kay Mayor Gubatina, sa kabila ng pandemya ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga proyekto kagaya ng public market at mga tulay. Sa atong mga programa ron ay sa atong mga projects, no, ang una continuing man atong nga obra para sa atong nga public market ug abo pa nga mga tulay at ginaobra, no. Mahigit kalahating taon na nating kinakaharap ang COVID-19. Marami na rin ang mga nasawi dahil sa sakit na ito. Kaya ang ilang mga Pilipino ay nagkakaranas ng mabigat na problema sa kanilang buhay na naging ugat ng matinding depresyon na humahantong sa pagkitil sa sariling buhay. Iilan na rito ang naitala sa aklan. Kaya ang RHO Madalag ay patuloy ang pagpapaalala sa mga madalag noon at sa mga aklanon. Ayon kay Dr. Josephine Ricamonte, Municipal Health Officer ng Madalag, sa ngayong panahon na nakakaranas tayo ng matinding hamon sa buhay dahil sa pandemyang ito. Karamihan ay nagkakaroon ng mental health dulot ng sobrang stress o pag-iisip na humahantong ito sa depresyon na nagiging dahilan upang wakasan ng isang tao ang kanyang buhay. Atong situation makaroon is really very siling bala challenging kag mentally ma-challenge kag like for example you have the predisposition to become depressed or anxious. So, pwede gid nga maging ma-trigger ang mga suicide. It is actually siling daw, it's more sa coping up sa kada person. So, each individual should be really given attention sa mga mental health. Dagdag pa niya, ang bawat individual ay kailangan pagtuunan ng pansin lalo na ang mental health. Kailangan mag-develop ng support system sa pamilya, workplace at sa komunidad. Mahalaga rin ang panahon na makapagpahinga ang isang tao, magkaroon ng meditation at kung maaari ay mas nakakabuti ang counseling, lalo na ang mga nakakitaan ng sintomas, nag-undergo ng depression at anxiety. Actually, kinahanglan kita may open communication sa home. Kay you will notice sa mga suicidal ng mga patients, they may mga early na sila nga mga symptoms na ginamanifest. It's not na siling diretso ang magmakaroon sanda. Kundi like they could be ang ibang mga pasyente like number one, kita naga hindi katulog. Nablang and some would notice nga may nagamahamba sila, may mga ara sila, mga hallucinations, may mabatian sila, may nagahutik-hutik, may mga muna bala sila nga ginahambal. So kinanglan daw sensitive man ang members ang family nga maka-notice nga may mga amuna sila nga mabat, hindi na sila nga gulpi lang sila ma-suicide ya. It would be lawig na nila ginabatyag. Most of them are depressed. Kay waay sila sa may mga tao bala nga maistoryahan or nahuya sila maghambal sa ila ginabatyag. Kung bagahay kung may ara bala nga communication
sa ilagit ang family, tapos may mga friends ka nga mag-istorya sa imo, hindi man siguro mag-complete kita ang suicide. So meaning, yeah, sa kada individual, dapat kita ay may arabalan. Very strong dapat ang imo nga, ano nga, adjust, maka-adjust ka bala? May ara ka dapat nga strong kita ang willpower. Dagdag pa niya, patuloy rin ang kanilang kampanya ukol sa problemang ito. This is our mental health program in the municipality. So we are using the 12S strategy of the Department of Health. First S is speak to me. Next is sounds and songs. Sensation techniques. So dapat may masahe-masahe. So also you could use scheduling or time management. And siesta time, dapat may sleeping time per me. And you should have social activities with your family, with your friends, and also advocate the sports. Like, ano lang sports, basketball, volleyball. You should smile all the time. And you should have exercises like stretching. Mga joints. And you should have self-awareness. And next is, syempre, pinaka-last, like, tinanggap may counseling ka, that's what is called the stress debriefing. Hindi man natin alam kung kailan matatapos ang pagsubok na hatid ng pandemya sa ating bayan, kaya ang local government na madalag ay patuloy ang kanilang pagbibigay paalala sa mga madalag noon na sumunod sa mga protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa ako niya ta nga ginahambay no sa mga inapon ni Agwag nga iya makaron ag sa uwa man iya ay magdahan yang kita kapin pa kun akon nga ginakuan ro ato mga magayo nga kapamilya ito sa ibang lugar nga magayo kamo sa inyong mga kaugalingong pamilya ay magdahan id kamo ang maghagong kamo una ay sayod naton nga malisod kun magayo kamo sa inyong sariling bayan ag gabin pa sa imong sariling pamilya ag sa banwang madalag ra ako nya tanang hingyo kinyo maging vigilant kita nga at least ay maiwasan naton malagpasan naton durandayang nga nga pandemya para kita tanan maging malipayon man. Ay ro ako na ba mensahe sa aton na pumuyo ay dapat ay mag-follow kita ito na basic, mga basic ko tangan natin mahambara o protocols, ano basic, maghugas kita atong mga ato lima, proper hygiene, no? Social distancing. Siyempre ang aton nga paalala, so ang like the isang DOH nga slogan, makaroon bida solusyon. Diba? So, kinahanglan ay may ara kita nga magwa sa balay dapat or biskan gani sa balay kung like may ara nga nagakuan, nga may nagamasakit. Bawal ang walang mask. So, that's the B. Ang I is isanitize ang mga kamay, pag-iwas hawak sa mga bagay-bagay, and dumistansya ng at least 1 meter, and alamin ang totoong issue or information. So, bawal ang mga fake news. So that's the real siling natin na gusto nga maubra natin. Para po sa mga taga rito sa Madalag, kami po sa Madalag Municipal Police Station ay laging nagpapaalala sa inyo na susundin po natin yung pinapatupad ng mga health protocols. Malaking bagay po ito para makaiwas tayo sa sakit. Kinakailangan po natin pangalagaan ang ating kalusugan. At saka po, ngayon po, kami ay meron kaming isinasagawang pagpapatupad ng ordinansa. Mga ordinansa po na kasalukuyang existing na, kaso nga lang nakakaligtaan. So isa na rito, yung pagsusuot ng helmet, so yung pag-drive ng walang lisensya, ay pinagbabawal po yan. Yung sa helmet naman po, for safety purposes, mas gusto namin yung buhay, pro-life ang Madalag Municipal Police Station. So huwag niyong isipin na kayo po ay pinahihirapan. Ang sa amin lang po, gusto namin kayong pagsilbihan dahil mahal po namin kayo. Sa pamumuno ng alkalde ng Madalag na si Honorable Alfonso Dindo Gubatina, ay patuloy ang pagpapasalamat sa mga frontliners na walang sawang pagsiservisyo para sa kanilang bayan.
Wilgio Madalag, nagapasagamat gid sa aton mga frontliners nga una gilang kamo sa aton mga birds sa kada barangayan ay una gilang kamo nagabantay para makaiwas kita sa randaya nga nga pandemya. Sa probinsya na itong Afgang, ginamat siya nga itong tanang dayang at kalistanan. Pandemyang COVID-19 na itong di dapat iwasan. Sakit nga delikado nga dagan ni kamatayan. Bilong nga kalibutan na litid dayang pandemya. Ro atong nga gobyerno ay may hadlok o nagkuba. Problema gita na itong kung paano ramatap na coronavirus na siguraan ang panagasa. Sarito ni tatong hadlok agatong nga pagpakuba. Sandaro gasuko na gatao katong pag-asa. Mga doktor at nurses na sandaro magatap na sa COVID nga sakit nga padayang yun nga nagagaptan. Ibigin matupungan doon ang mga kaisog. Pagtatap sa pasyente ay uwas ang daitalok. Sa andang nga pamilya gisukan ang dagkahidlaw. Pasyenteng magmayad ang dagidra nga kalipay. Salamat ikinyo frontliners ko. Saludo kami kinyo kasiman ako. Salamat ikinyo frontliners ko. Salamat gid sa inyong sakripisyo. Ibigin niya salamat sa atong mga kapulisan. Coast Guard, bombero, ang army natin sa dagat. Kinatikiso, hawaginit sa karsada. Para sa pumunguyo, sandahay makaprotekta. Salamat sa tanan, opisyalis natin sa baryo. Gahoy ang puno, padayon, ruan ang relyebo. Ang satanan natin ng mga katapuit media. Sa pagtao, katunit, taklit ang mga balita. Sarito ni tatong hadlok, agatun nga pagpakuba. Sandaro, gasuko, nagatao, katong pag-asa. Mga doktor at nurses nga sandarong magatap na sa COVID nga sakit nga padayon nga nagagapta. Salamat ikinyo frontliners ko. Saludo kami kinyo kasi man ako. Salamat ikinyo frontliners ko. Salamat sa inyong sakripisyo. Salamat ikinyo mga pribadong pumuhuyo atong nga pray your wars, NGOs, agpios. At itong mga tendero, wag tenderang gabaligya. Ang samagag kung tindahan kamungga, panagi at mga manghisda. Sag atong maangong mga driver, ang pahinan tulit atong mga baligya. Sa atong mananahig, empleyado sa bangko, atong nga pharmacists. Tendero sa butika, abugig nga sa lama. Kinyo mga frontliners, sa atong mga doctors, ang mga nurses. Kita nga kanon atong di nga panungganan, luwandang sakripisyo atong gigit kamagayilan. Salamat ikinyo, frontliners ko. Saludo kami ikinyo, kasi mano ako. Salamat ikinyo, frontliners ko. Salamat sa inyong sakripisyo. Salamat ikinyo, ensiyano, ito yeno. Halis sa nasa na akong sana nung sitio. Halis sa parang kahit pahagong na pumuluyo. Salamat ikinyo, sa inyong sakripisyo. Salamat ikinyo, empleyado rin gobyerno. Halis sa nasyonal, umuwit siya ng mga sityo. Halis sa barangay, sa bahagon ng pumuluyo. Salamat sa inyong sakripisyo. Ang sa lahat ay kay bigat. Paano ba ito matatanggap? Sa atin ba ay may tung darating pang bukas? Takot ay laging tala-tala sa isipan ng bawat isa. May tanong sa puso kung mayroon pang pag-asa. Ngunit may tulad nyo na puso ay totoo. Handang ibuwis ang buhay para sa kapwa-tao. Ang tungkulin ay gagampanan ng walang pag-aalinlangan. Gagawin ang nararapat dahil sa ay bukal wagas
laging alam kung hanggang kailan ang pagsubok na magdaraan. Ngunit tayo ay ihihinto sa laban. Sama-sama sa hanggang wakas, darating ang kaigandang bukas. Nakasama ang tamang sagot at lunas. Ngunit may tulad niyo na puso ay totoo, handang ibuwis ang buhay para sa kapwa-tao. Ang tuhunin ay kakampanan ng walang pag-aalinlangan. Gagawin ang nararapat dahil sa sinumpaan. Ang pagmamahal na alayo ay bukal, wagas at totoo. Ang papuri aming alay sa mga katulad niyo. Pasasalamat ang handog namin sa bayanin ng mundo. Hindi man madali ang pagsubok na pinagdadaanan natin sa ngayon, huwag nating hayaang matalo tayo ng mga problema ang dulot nito. Lalaban tayo at manalig sa poong may kapal. Darating din ang panahon na tayong lahat ay magiging masaya at ligtas sa sakit na ito. Laban lang mga madalagnon, bangod COVID malang ron, akyanon kita.